ipinatutupad na ng militar ang umano'y final push para masugpo ang Maute-ISIS sa Marawi City. Doble ingat po ang mga sundalo sa pakikipaglaban, lalo't inaasahang magiging madugo ito. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Dito sa Makbara Public Cemetery, ang naging huling hantungan ng mga sibilyang nasawi sa mahigit 3 buwan ng bakbakan sa Marawi, ang mass burial. Pagbibigay respeto sa lahat ng nasawi, sibilyan man o miyembro ng teroristang grupong Maute-ISIS. 6 sa 28 inililibing ngayon ay pinaghihinala ang mga miyembro ng Maute. 5 kasi sa kanila ay na-recover sa mismong ground zero ng main battle area. Isa naman ang nakuha sa Marantau. Kinilala raw ng mga nagpakilalang kaanak ang mga labi ng mga hinihinalang Maute, pero hindi na raw sila muling nagpakita. Siguro fear rin na baka masama pa sila or something. Sila, hindi naman sila members ng Maute group, mamaya ma-attach pa. Isinailalim ang 28 bangkay sa DNA test. Mula Hunyo, aabot na sa halos 90 mga bangkay ang nailibing sa mga mass grave at inaasahang dadami pa ito sa pagpapatuloy ng gyera. Ang pinsala ng digmaan, kitang-kita sa mapandi na hanggang ngayon ay binabantayan ng Marines. Malaking bagay nga raw na nabawi na ito dahil nabuksan ang Baloy Bridge na nagsisilbing main supply route. Dito ay dinadaan ang mga supply ng mga tropa sa loob. Wounded natin also passed through this area going out, no? Towards the cleared area. Pero bago ito nabawi, ilang sundalo muna ang nagbuwis ng buhay. Nabunan kami ng granada or gasolina. Marami talagang nagbubuwis ng buhay, ma'am, para lang makampanan yung kayapaan ng Marawi, ma'am. Sa right side namin, ma'am, may kalaban. Sa left side may kalaban. Sa likod may kalaban. Dito sa building na ito, ma'am, may kalaban. So in short, ma'am, wala kaming matakbuhan. Wala kaming malabasan. Medyo emotional ako, ma'am, kasi dito sa building na ito, ma'am, dito rin namatay yung isang kasama ko, ma'am. Patuloy ang pagpapakawala ng boba ng FA-50 at OV-10 Bronco plane. Kuha ito sa Masyu Bridge o Raya Madaya Bridge, ang ikatlong tulay sa main battle area na nais makontrol ng tropa ng pamahalaan. Sa huling tala ng West Mincom, nasa 641 Maute-ISIS na ang napatay sa bakbakan. Laganap ang pinsala sa lugar ng labanan. Sa kabila ng airstrike, pilit iniwasan ang Islamic Center. Sa mga larawan makikita ang itsura ngayon ng Islamic Center na hawak na ng tropa ng pamahalaan. Isa ito sa pinagkukutaan ng Maute-ISIS kasama ang kanilang mga bihag. Sa tindi ng labanan ngayong ika-106 na araw, ayon sa source ng GMA News, mayroon na namang sugat ang sundalo dahil sa snipers at pampasabog ng kalaban. Sa final push, pati daw ng West Mincom ang peligrong kakaharapin ng tropa ng pamahalaan. Kaya naman nakapwesto ng elite forces ng C1 Company ng PNP Staff at Light Reaction Company ng Army. During the, you know, the final push, normally, doon nagkakaroon talaga ng major battles and major engagement. And it is expected that during the, final push, doon magkakaroon ng close quarter battle in a sense na talagang doon being the bloodiest. Marisol Abdurrahman, GMA News.